una, nag-wood lang talaga ako kasi na I'm from Paite, Laguna, so na-expose ako sa wood carving. So for 4 years, I carved wood, pure wood ng mga sculptures ko. And then after that, kailangan ko mag-shift, magdagdag material. So ang ginagamit ko ngayon, wood, combination ng wood, metal, at saka epoxy. Kasi pag ganun yung materials ko, ang limitation ko na lang yung imagination ko. Kasi sa mga materials kasi sa sculpture, mayroon limitation pagdating sa medium. So gusto ko kasi yung method ko, yung process ko, ang maglilimit lang sa akin yung imagination ko. So kaya I find wood, metal, and epoxy the best medium for me. I use epoxy as my main ingredient or main material. So sa epoxy kasi meron kang time pressure, meron kang 40 minutes to manipulate the material. After that, titigas na siya. So yun yung kanyang chemical reaction. So kailangan meron akong artwork na matapos within that time. Ang inspirasyon, dumarating yan pag nagtatrabaho ako. Hindi ko siya hinihintay dahil yung ibang artists, hinihintay nila na magkaroon sila ng inspiration muna bago sila gumawa. So sa akin, minsan, yung inspiration dumarating na lang yan kapag dinidisiplina ko yung sarili ko na gumawa sa bawat araw sa studio. As an artist, ang magandang motivation is life itself. You learn from life, tapos you get inspired from life. Kaya yung hindi mo na siya actually kailangan hanapin kasi nasa paligid mo na yun eh, nasa buhay mo na mismo yun. So hindi ka maubusan ng inspirasyon kapag kinuha mo yung inspirasyon mo mismo sa buhay mo. Yung artworks, reflection yun ng artist. So salamin yun ng kaluluwa niya. Kaya napaka-importante na maging totoo ang isang artist sa kanyang sining. Huwag siyang padala sa uso, kung ano ba yung trend. So kailangan maging honest siya sa sarili niya para maging totoo yung art niya. What do you think your role is or your responsibility as an artist in preserving your heritage and your traditions? So tingin ko malaki yung role ng artist sa society, no? Kasi you can rate yung isang bayan, sabi kasi doon sa narinig kong kasabihan, ang isang bayan na walang sining, ay isang bayang walang kaluluwa. Mm-hmm. So, malaking role ng artist para magkakaluluwa o magkabuhay yung isang bayan. Kasi hindi naman tayo nabubuhay para magtrabaho, tapos kumain, matulog. Hindi. Kailangan natin ma-appreciate yung beauty sa paligid natin. So, yung role ng artist, i-enhance pa yun. Mm-hmm. Sa cultural development ng isang bansa o ng isang bayan. So, para sa akin, preservation, oo, nape-preserve pag yung artist hindi tumitigil. Pero pag tumigil na mga artisans at mga artist ng bayan, yung cultural heritage, mawawala na yun. So, kailangan magpatuloy, kailangan mag-aral. Pero hindi naman ibig sabihin, walang babaguhin. Right. Kasi pag babago, walang development, no? Kailangan, change is inevitable yung change. Yan lang ang pinaka-constant sa mundo, change. So kailangan magbago ka kasi nagbabago yung panahon. Mm-hmm. Part na rin yun ng conservation at preservation ng art. Was there ever an issue here locally that the young people don't wanna be carvers? Siyempre, with education and exposure outside, yung iba siguro umaalis. May problema ba dito na gano'n na baka threatened ang men, craft? Yes. Hindi ko pagkakaila, meron talagang problem dito sa mga younger generation na mag-pursue din ng wood carving or ng arts. Bakit? Kasi nawawala din yun sila ng inspiration Inspiration ng mga taong nagsasucceed sa ganitong trabaho. So, yung mga nagtayo kami ng grupo dito, Paete Artist Guild. So, ang pinaka-isa sa mga goals namin, maging inspiration kami ng younger generation. Na pag naging artist ka, hindi ibig sabihin magugutom ka. Mm-hmm. So, kailangan mo lang sipag, tiyaga, tapos huwag kang susuko. Kasi naniniwala ko, pag hindi mo hinabol yung pangarap mo, hindi ka talaga nabuhay. Challenge yun. Personally, para sa akin, para mas galingan ko pa, mas sipagan ko pa, mas hindi ako sumuko hanggat may buhay tayo, hindi tayo titigil sa pag
i-innovate sa pag-aaral, mm-hmm. sa pag-i-improve ng craft. That's good. So you keep evolving and keep learning and keep innovating. Yes, yes. Mahalaga kasi yun. Kailangan yun. And then, because of your name, Cagandahan, maganda talaga yung... Kailangan kasi Cagandahan. You have to live up to your name. Oo, pag pangit, hindi na bagay yung Cagandahan. Well, thank you so much. Thank you for showing us your world and sharing your craft and your art and all the stuff that's in your heart. Thank you. Thank you, thank you. These sculptures show more than just the charm of everyday life. They embody the rich traditions Cagandahan aims to preserve. With Paete's rich wood carving heritage and Cagandahan's new materials and techniques, the result is a unique creation distinctly his own.